Okay, magandang gabi po sa inyo, no? Isang maulan at isang malinsangan. May po dito sa kwarto ko, totoo lang, hirap matulog pag ganito. Pero salamat sa Lord dahil ang kapahingahan ay nasa Kanya. So ano man yung sitwasyon ng ating buhay, eh, patuloy pa rin niya tayo binibigyan ng kapayapaan kaya nakakatulog tayo. So bago po tayo matulog at bago natin harapin yung kinabukasan o yung araw na bukas para sa pagsamba sa Panginoon, may nais lang po akong basahin sa inyo. So, sa Psalms chapter 62, at kinuha ko po yung verse na 5-8. Sabi po dito, "Rest in God alone, my soul, for my hope comes from Him." Verse 6, "He alone is my rock and my salvation, my stronghold. I will not be shaken. My salvation and glory depend on God, my strong rock. My refuge is in God." And last verse, "Trust in Him." Sa Kanya lang po daw tayo magtiwala. "At all times, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, you people, pour out your hearts before Him. God is our refuge." So, Psalm of David, mga awit ni David, no, ni Haring David. No. Sabi dito, "Trust in God alone." So, hanggang ngayon, nire-remind pa rin sa atin ng Lord na sa Kanya lang tayo magtitiwala sa lahat ng panahon. No. So, let's put our heart in Him. Ibig sabihin yung ating mga naisin o laman ng ating mga puso, yung mga desire, yung mga kagustuhan natin, i-delight natin sa Kanya. Ibig sabihin, sa Kanya natin ipagkatiwala. Araw-araw, lagi natin iniisip, sinasa puso na, "Lord, yung bagay na naisin ko, pangarap man yan, trabaho man yan, pag-aaral man yan, sa pamilya man yan, sitwasyon man yan na mahirap, katulad ng mga pagsubok, mga problema, so yung mga bagay na dumarating sa atin na hindi natin inaasahan na nagpapahirap o nagpapabigat sa atin. Okay? Kristiyano man o hindi. Sinasabi doon na sa Diyos lang tayo magtiwala. So, bakit ganun? Ba't lagi niya sinasabi? Kasi nga, siyempre, bilang isang tao, limitado tayo. At kung may mga naisin tayo, may mga bagay tayo na gustong mangyari, hindi naman nagaganap. Yung mga bagay tayong inihintay na hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating. Dumarating sa punto na tayo ay nagkakaroon ng failed expectation. At alam naman natin na ang failed expectation, ang resulta niyan is pagsuko, pag-quit o pag-ayaw sa mga naisin. Pero sabi nga nun, let's depend ourselves to God. Sabi nga, "My salvation and glory depend on God. My strong rock, my refuge is in God." Kung may mga bagay pa tayong naisin niyan, mga pinapangarap, mga nais mangyari, mga kagustuhan, pinapakita pa rin doon na igawad natin ito sa Panginoon, ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Dahil sabi nga, pag dumating ang tamang panahon, tamang oras, sabi nga sa Ecclesiastes 3.11, "Everything is in His time and in that time," yung oras na yun, ito po yung kalooban ng Panginoon. Perfect timing yun para sa atin. So, ang kagandahan nun, pag ipinagkatiwala natin, dumating sa tamang panahon na binigay na sa atin yung bagay nun, that's perfect, yun ang kalooban ng Panginoon at lahat ay magaan. So, sa gabing ito, isang reminders na naman ang pinakita sa atin ng Panginoon sa Psalms chapter 62, verse 1 to 12. Pero ang punot dulot lang po dito is, sa Diyos lang tayo magtiwala. Yes, pwede tayo magtiwala sa ating pamilya, natural yun, at pwede nating gawin yun. Pero higit sa lahat, may mga personal tayong pagsubok o kinakaharap, hindi natin alam sa bawat isa. Yung bagay na yun, hindi man natin may bahagi sa ating pamilya o sa kapwa, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, "Cast all your worries or your anxiety in Him because He cares for you." No? So, mabuti ang Diyos. Sa Diyos lang po tayo magtitiwala. Manalangin po tayo sa gabing ito. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Muli, niramayin mo sa amin, Panginoon, bilang mga anak mo, bilang mga taong mananampalataya, bilang mga taong kumikilala sa iyo, Panginoon. Lord, wala kami pwedeng ibang pagkatiwalaan ng aming buhay, ng aming pangarap, mga naisin, kundi Ikaw lamang. Kaya hayaan, Panginoon, yung pangarap na to, yung naisin na to, Lord, yung mga pangako mo, Panginoon, Lord, keep mo lang yan sa, i-keep mo lang po, Panginoon, at hayaan, Panginoon, ibigay mo sa aming tamang panahon at tamang timing, at alam namin, Panginoon, pag yun ang kalooban mo, maganda lahat ng mga bagay na yun. Salamat po sa gabing ito, pakaingatan mo kami hanggang sa aming pagtulog at sa pagising namin ng bagong umaga, maranasan namin ang iyong sariwang pag-ibig at hayaan, Panginoon, pagmulat ng aming mga mata, Panginoon, yung mga magagandang bagay, Panginoon, ang siyang ipakita mo sa amin. Lord,
Turuan mo kami magtiwala sa iyo, manampalataya, at hanggang ngayon, Panginoon, sa iyo lang kami kumapit. Dahil hindi namin kayang gawin lahat ng bagay, Panginoon, kapag wala ka sa amin buhay. Salamat po, magandang gabi po sa inyo. Ito ang aming samot na langin. Pangalan ni Jesus, Amen. God bless everyone, and good night.